So, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Isi. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay ex-mayor Alice Guano at saka itong kay Tony Yang daw. Kasi parang, yun, nakita natin yung intro niya tapos parang inoogags lang tayo ng mga taong to. Ano. So, sabay natin panoorin to mula ito kay Pinas News and also courtesy na rin sa House of Representatives. Ano. So, meron itong pamagat na Tony Yang nagtagalog, maang-maangan na hindi nakakaintindi. Alice Go, Cassandra Ong, nag-Chinese. Diyos ko, dahi, ito naman din si Alice Go, deny-deny na hindi Chinese, tapos fluent mag-Chinese. Ang sarap. So, yun na, bago natin simulan, Pinas News, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa House of Representatives. And also, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin. Filipino is, so mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ng ito, Tony Yang nagtagalog, maang-maangan na hindi nakakaintindi. Alice Go at Cassandra Ong nag-Chinese. So, like, comment, share, subscribe. Pinas News, Filipino is, start. Bang, di ko kasi, uwi sa may, di suantiak, Filipino is, italyo. Kung sa di ka na si Suantiak Tiam le Filipin, si Suantiak Tiam le Tiongkok so isang di yung Tiongkok masi uhat lang yakot late so isang di ka na si yung Tiongkok ka na. Grabe anak ng Tokwa ka Alice, sabi mo hindi ka Chinese tapos sobrang galing mo mag-Chinese ah. Parang mas magaling ka pa mag-Chinese kasi mag-Tagalog ah. Si Suantiak Filipin, kasi di ka na si yung Filipin so isang di, si yung Tayok so isang di. Inuwi mo lang, Filipin, one so yung ino, anzuwi siyak lo ba? Anzuwi siyak ko, ano siyak lo? Yes sir, I was there. So nakakapagsalita siya ng Tagalog, naiintindihan niya Tagalog? Tumatango po siya, yes, yes. So we don't need to interpret anymore kung naiintindihan ni Tony yan. Ikaw, intindi aming salita? Kay Tony, Natawa yung ano ng paok eh. Kumagal. Tony Yang, you're still very young. Tony Yang, how old are you now? Saan yung ating interpreter dyan? Ilan taong ka na? 55 o 54. 55? 54? 1970. Can we have the interpreter here, please? So, I just would like to ask... Maang-maangan! Huwag kami, Tony Yang... Ako imposible hindi to marunong mag-Tagalog ha kasi dito gagawa kalokohan Philippines tapos hindi marunong mag-Tagalog kalokohan. Diba? Tayo lang pinakloloko ng mga tao to eh. Ah, na-expire na ro yung contract niya, she went out. Pero naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Konti lang, no? Ito, tatanungin kita. Kanina, sabi mo na naging maganda ang negosyo mo. Dahil meron kang nagtrabaho ka, may perseverance ka, may integrity sana ka. Yan ang sabi mo kanina, di ba? Oo. Bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo, hindi sa China? Kasi marami pera Pilipinas. Kasabot ka, Bisaya? Marunong mag-Chinese. Kasabot ka, Bisaya? Loko, Bisaya. Pero si Alice Gope, yung mga makatulong. Can you help? Okay, ang tanong ko ganito, bakit, sabi niya kasi, kaya gumanda ang kanyang negosyo rito because of hard work, perseverance, and integrity. Ngayon, ang tanong ko ganito, bakit siya nag-negosyo sa Pilipinas, hindi sa China? Bakit ba guys? Kasi sa China, wala bitay. Ah, sa China, meron bitay. Sa Pilipinas, wala. Pera, pera. Mr. Chair, can we hear Alice Go speak in Chinese? Please use the microphone. Nahiya ng loko. Nahiya na. Mabubuking ako nito. Yes, Your Honor. Pakitanggal mo yung ano mo. Walang germs dito masyado. Kinabahan si Alice. Kasi pure Pilipina daw siya eh. Be? Parinig nga ng Chinese. Can you speak in Chinese and tell him? Spooningers. Imong ko sa di ka na si ing Filipino joy sang di si ing Tagalog joy sang di. Wow. Inuwi mo lai Filipino wan so di no anzuwi siak lo ba? Anzuwi si ko ano siak lo ba? Your Honor, matagal na daw po siya dito sa Pilipinas at nakasanayan na daw po niya dito. Di kaya nga, ang tanong ko ganito, bakit dito? Matagal na sa Pilipinas tapos hindi marunong mag-Tagalog? Ha?
Si Alice Go nga, matagal na daw sa Pilipinas pero ang galing mag-Chinese. Ano ba talaga? Di ba mas mahirap aralin yung Chinese kaysa sa Tagalog? Ito siya sa Pilipinas. Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Sapagkat sa China, pwede rin siya maging persevering, pwede rin siya maging magkaroon ng integrity, pwede rin siya magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Ba't ka pa nagtatanong? Kasi nga, grabe yung parusa doon, unlike dito sa Pilipinas. Tapos dito, yung mga nakaupo sa gobyerno natin, tumatanggap ng pera sa sobrang smooth ng transactions, di ba? Yun naman talaga yung sagot eh. Iisusi ko, kasi di ka na si Suantiak Tiam na Filipin, si Suantiak Tiam na Tiongkok, so isang di, di yung Tiongkok masiuhat lang yakot latte, so isang di ka na si Tiongkok. Ang galing ni Alice, ang galing mag-Chinese ng loka. Tung si ti Tiongkok su dai liao lo, lan si hua an zui huan gu lo ba, an zui huan gu lo, ta gang nan a sip guan lo ba, sen hua sip guan lo tam. Di ayaw kong hanawin, di pisa pang kong. Your Honor, ang sabi po niya, nakasanayan na daw po niya, daw po dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman siya Pilipino eh. Tama ba yun? Iba, iba yung Filipino, Chinese. Hindi naman siya Pilipino, Chinese siya eh. Hindi. Pwera na lang kung merong motibo. Siya naging Pilipino, Chinese. Di ba? Tama. Yes po, Mr. Chair. Ayun, tama daw. Pakitanong nga siya. Ikong sa di si dito, si Filipin lang, di si Tiongkok lang. Yes, na si di, wa sim lai o, an zui wan gu lo, wa kai ki to din wei, chim se dan, dan si Filipin lang lo ba. Ano sabi? Yan, sa Pilipinas lang talaga kayo makakakita ng ganyan, men. Diba yung kulang na lang ibulok ka sa kulungan eh, pero nakukuha pa rin tumawa. Ewan ko, men, sobrang chill lang talaga ni Alice ko, men. Pati si Cassandra Leong, sobrang chill lang nila. Like, tumatawa lang mga lokon to. Ano yung kasi? Go ahead. Ito si Siti, abang di ko kasi wisame, hindi suantiak Filipin si Talyo. Yung isang babae din katabi ni Cassandra Leong. Puro pakyot. Ako baka Tagalog baka hinay-hinay sabi lang. Kasi si na ako sa dito. Oh, nag-Tagalog na. Sino yun? Siya ba yun? Ako baka Tagalog. Wait lang. Inuy huy ripin siwe kwan king nan sip kwan o ba? Ito ni yung ba yun? Inuy huy ripin. Tagalog ka na kasi. Ako baka Tagalog baka hinay-hinay sabi lang. Kasi si na ako sa dito. Tagalog ang loko. Mr. Chairman. Overtime. Wait lang guys. Diba tayo dito, imposible namang hindi marunong mag-Tagalog itong si Tony Yang, diba? Kung dito na nga siya some kind nagpapalago ng business niya. Siguro, what do you think? Baka kaya siya hindi nagtatagalog para may lusot siya na kesyo ganyan, ganto. Wala akong katransaksyon ng mga Pilipino. Wala akong something like that. Diba? Kaya siguro yan yung pinaninindigan niya. Na okay, hindi ako magsasalita ng Tagalog. Para kunyari, mahihirapan silang i-connecta ako. Do you think meron ganyan? Na, you know? Congressman Abante. Maybe. In the next hearing of the Quadcom, we'll not be asking for an interpreter anymore because Miss Alice Go will do the job for us. Saya nila dyan ah. Yes, can we have the answer please? Oh. Okay, just. Let's continue. Di bale, sasagutin ko na lang. You tell him ah. Sapagkat dito sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang official dito ng pera. Boom. Alam mo naman pala eh. Diba? Kung meron na tayong ebidensya, bakit itatanong pa natin? Sampalin agad ng ebidensya. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. Any kaso? Wala pa to. Wala. Ah, wala kang kaso? Wala. Pero mo, alam mo yung kaso? Ni sa chong kumiyo, ansyan. Niwa. Kalokohan na yun. Kaso sa mga? Diba, nung marinig ang word na kaso, biglang tumanggi.
So baka nga, wala, inuogags lang tayo dyan eh. O kayo, kita nyo, na nandyan sa Congress. Nahuli natin, marunong mag-Tagalog to, nakakaintindi. Huling-huli. Yeah, sometimes I understand, sometimes I don't, and sometimes I cannot express myself. Yes, sabi niya wala siyang kaso sa China. Yeah. Correct. Yeah. Playing so, safe. Pero dito may kaso na siya. Pasyon, 你在这里, Philippine, yun lang. Samahan siya na. Anong case daw po? Anong kaso daw po? Wow, ah, teka, pakisabi nga, Mr. Casio, yung kaso niya. Immigration law. Pakisabi kayo, pakisabi. Mr. Presentation. So he is now dubbed and he is alleged to be an undesirable alien. Undesirable alien. Alien ka palang hinayupiskas. Can you imagine, you have been an undesirable alien for 25 years, but you are able to put up a big business in this country? Nilolo. Nakakatakot lang dito, baka kasali din siya sa mga tanim ni CD ito, ano? Baka lang naman. Umo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. Pakisabi nga sa kanya, niloloko kami mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabi mo, alam niya eh. Teka, alam mo, di ba? Chill lang, sir. Niloloko? Kunyari ka pa eh. Niloloko mo ko eh. Miwa, sine miwa. No, I didn't. Tawanan sila eh. I'm not loko-loko. Hindi ko siya sabi, loko-loko siya. Ang ibig sabihin, niloloko niya ang Pilipino. He is making a big fool sa mga Pilipino natin. Pakisaya mo nga sa kanya, please. I don't know why you're thinking of me in that way. Ha? Wow. I don't know why. Parang si Alice Go, ano? Parang si Alice Go talaga. Ewan ko, pare-pareha sila ng ano, mga estilo. Why you're thinking of me in that way. I don't know why you're here. 不知道你怎么懂得我刚才说的。他们说你在骗我们菲律宾人。Gina naman tong si Cervantes men. Kukumpiskahin na lang yung yaman nito at pauwi na sa China ito. Kumpiskahin na. Your group apprehended. Di ba? Pinapatagal nyo pa kasi. Meron naman pala kayong ebidensya. Tony Yang, am I right? This was a joint operation with the Bureau of Immigration, Your Honor. But during the apprehension, you were talking with Tony Yang. Am I correct? Not necessarily. The Bureau of Immigration agents read him his rights, Your Honor. So, nagkakausap sila? Narinig niya nag-uusap sila? Yes, sir. I was there. So, nakakapagsalita siya ng Tagalog? Naiintindihan niya Tagalog? Tumatango po siya. Yes, yes. So, we don't need to interpret anymore kung naiintindihan ni Tony yan. Ikaw, intindihan aming salita? Totoo talaga ba't ganun sa pagsasalita? Oo. Naiintindihan mo kasi sumasagot ka eh. Di ba yung kanina when we were talking, I noticed lang ha, Tony Yang. Tony Yang, makinig ka. Makinig ka. Kasi kanina lang, may joke si ano eh, si chairman eh, and you laugh. So smart. alam mo, Tony, ako artista ako eh. I know who's acting or not eh. Ha? Tony, makinig ka sa akin. Oh. Naiintindihan kita. Naiintindihan mo ako, di ba? Kunti. Okay, so yung mga salita namin, naiintindihan mo, tumatawa ka, diba? Smile ka, sumisimangot ka. Di ba? Kita namin eh. Di ba? And we will be reminding you. Remind namin ikaw. Pag ikaw, hindi... Sabi totoo dito, ikaw contempt kulong dito. Oh, ha? Oh, yan. Okay. No, 'di ba? Hay nako, tayo lang talaga pinagloloko ng mga kumag na. Okay. Naiintindihan mo. Huwag mo na kaming pahirapan para mabilis yung communication. Mr. Tony Yang, we're not here to pin you down. You just tell the truth. When we heard you talking in the Senate, I heard you. Senate. Oh, naiintindihan mo 'yan. Sinasabi mo lahat. Open ka. So there's no more denying or trying to translate anything anymore. Huwag ka na mag-translator. Intindi mo lang, umuho ka lang hindi. As your lawyer, okay? Maganda din yung translator niya. Kita nyo, Filipina ba yan? Intindi? Ay, naku, intindi. Okay, tamen shuo, ni zhiyao shuo chu zhenxiang, ran hou ni bu yong, ni qi shi ni bu yong na ge fan yi lai bang ni fan yi de, yin wei ni neng ting de dong tamen zai shuo shenme. Shuo yi ni zhiyao shuo, ni zhiyao hui da shi hai shi bu shi, ran hou ni ke yi wen ni de li shi. What if ginagawa lang nila yan? There are a lot of things that I cannot understand. Kasi Tony, 21 years ka, 2001 ka pa dito. 24 years ka nang nakatira dito. Impossible. Oh, gig. Anak ng tipaklong. Imposible, man.
imposible 21 years ka na. Tapos of course, if ever may business ka, yung mga nakakasalamuha mo mga tao, hindi naman yan nagcha-Chinese, di ba? Of course, nagtatagalog yan. I think lang ha, para sa akin, siguro ginagawa nila tong ito, mga ganito may pa-translator para makapag-isip pa siya ng isasagot. Di ba? Or yun nga, parang maging aburido yung mga nagtatanong ba kasi parang matatagalan. Pwede din kasi siyang gawing shield eh. Or meron siyang advantage ng konti ba? Kung idadaan niya muna sa translator. Kumbaga makakapag-isip pa siya, di ba? Marunong din. Sibling, hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi namin. Di ba? 24 years ka na. Sabihin, gusto mo sabihin ko kung ano yung flight number ng aeroplano na sinakya mo dito together with your brother, Ho Jing Yang. Sabay kayo, di ba? Nakasakay sa aeroplano, dumating dito sa Pilipinas. Tama, mali? Tama? Okay. Ang galing ito. Okay. Sige, go ahead. Ay, nako. So, yun lang naman mga kanoisi. So, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section, ano? So, kita niyo naman yun. Malinaw pa sa klaro, men. Itong si Tonton Yang Yang. Tony Yang. May something din to, men. Grabe. Hindi ko lang maintindihan sa tactics niya. 21 years na siyang nakatira dito. Imposible namang wala siya nakakasalamuhang mga Pinoy, di ba? Ano yun? Meron siyang translator all that, you know, sa haba ng panahon na nandito siya. 24 years na nandito siya. Wala siyang ano? Or meron siyang translator? Kasi hindi ako naniniwalang konti lang eh. Of course, aaralin nila. Anong klaseng negosyante ka, di ba? Kung pupunta ka sa isang lugar, hindi mo aaralin ng lingwahe ng bansang yan. Diyan ka na nga magpapayaman, di ba? Tapos hindi mo aaralin. Imposible naman. Ewan ko, siguro, napagtanto niya na, okay, hindi ko i-reveal yung ano, yung tunay kong, tawag dyan, lingwahe. Para, syempre, maging maaburido sila sa akin. Di ba? Or yun nga, baka ginawa niya lang yan para makapag-isip pa siya ba? Parang ano lang yan, Min, eh. Kung maanan nyo sa mga pageant, diba, yung Philippines, walang translator. Yung ibang bansa, meron silang translator. So tayo, kaya nga tayo, medyo nagre-request tayo ba na sana yung Philippines, meron din translator para, kunyari, magbigay ka ng ano, ng 2 sentence or 3 sentence. After that, ito translate pa kasi yan, eh. Ngayon, kapag ka-translate niyan, may time ka pa para mag-isip sa susunod mong sasabihin. Di ba? Kaya yan yung isa sa malaking advantage ng ibang bansa. Di ba? Yung sa Miss Universe na parang meron silang translator. Kaya dito sa atin, parang naano tayo ba na hindi kasi gumagamit ng translator eh. Kumbaga, rektang sagutan ba? So, hindi natin natitake advantage yung kahit konting pause ba na parang makakapag-prepare pa sana tayo. Kahit sabihin natin na seconds yan, di ba? Yung mga pageant naman, mabilis naman silang makapag-isip. So, malaking tulong na rin yun yung segundong agwat. So, same lang din dito kay Tony Yang na baka isa din yan sa dahilan kung bakit mas pinili niya na ano, meron siyang translator. Di ba? What do you think? Para nga ba sa some kind advantage niya para maka ano ba siya? Or siguro para hindi siya magmukhang guilty. Kasi kapag rektahin ka kasi ng tanong min, tapos yung pagsagot mo, yung iba kasi doon nahuhuli. Parang, kunyari, si Alice Go ata yun or si Cassie yung tawag dyan, madedetect mo kasi yung isang tao kapag rektahan mo siyang tanungin tapos rekta din siyang sasagot. Diba? Doon mo siya madedetect na, oh, parang uunga-unga siya sa pagsagot. So it means baka nagsisinungaling to. Or parang kabado siya sumagot. Mga ganun ba? Siguro, yan yung isa sa pinaka-iniiwasan niya. Or I don't know, baka meron pa din siyang isang ano, ibang dahilan pa kung bakit niya ginagawa yan. Kasi yun, kahit sabihin natin na kahit ano ba, 10% lang ng Tagalog yung alam niya, still, kaya niya pa rin magsalita ng Tagalog, di ba? Kahit sabihin lang natin na 10% sa 20 years niya pa, sa 20 years ba naman niya na nakatira dito sa Pilipinas, di ba? Si Alice Gu nga eh. Hindi nga daw, Chinese eh, pure Filipina daw eh, or half Filipina eh. Tapos dito lumaki, tapos ang galing mag-Chinese, di ba? Narinig yun man yun. Sobrang fluent yung magsalita ng Chinese. Di ba?
So wala talaga, men. Pinaglolok ko talaga tayo ng mga kumags na to. Kayo ba? Do you think? Grabe. Tapos dito pa talaga sila sa Pilipinas gumagawa ng business. Ah. Palibhasa kasi dito. Wala eh, kayang pagalawin ng pera lahat eh. Diba? Kulang na lang. Ano ka lang eh, parang passive income ka lang. Basta may pera ka. Ipapatakbo na yan ng lahat ng tao eh. Or kumbaga kahit rentahan mo buong tao, gagana na yung business mo eh. Tapos syempre, ang kaibahan lang din, kaya itong mga Chinese illegalistas na to, mas lumalakas yung loob nila na dito gumawa ng kalokohan sa Pilipinas, ay dahil hindi mabigat ang kaparusahan dito. Sa China kasi, pwede silang ano eh, bitayin eh. Kaya yung mga yan, dito na pumupunta. Diba? Or, ang nakakatakot pa dyan, baka tanim din sila ng China dito. Yun lang yung nakakatakot. Baka same as Makapili ba, yung mga Hapon dati. Yun lang yun. Yun lang yung nakakatakot din. So, yun lang naman. Again, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Pinas News, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, courtesy na rin sa House of Representatives and also Filipino. Isi, bago nyo iwan, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, hanggang dito na lang muna mga kanoisi. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.